Ang alam ko, kaya ito nag-trigger, itong pili ko lang ito eh, para matapos ang lahat. Dahil lang sa 3 days, 3 nights. Oh, yeah. Eh, pag uwi ko, wala na akong asawa. Na-offend mo ba kayo? Tinanong ko yun. Dami yeah. Beses na naman, sinasabi ko na. No, kasi... Misal na, ano ako eh. No, kasi, if I may yet. Debbie. Nirerespeto kita. Sana hindi naman ganyan ang mga tanong sa akin. Parang iniinsulto mo ako eh. Hindi tama eh mga patsutsada mong mga... Ang ganda na nung usapan natin eh. Pagdating dyan, sensitive ako. Kinakabahan po ako na makausap sila, pero siya, buti na lang chami-chami na kami. Ang mga stars ng When I Met You in Tokyo na palabas na sa Pasko, Miss Vilma Santos and Brother Boyet De Leon. Hello! Ate V. Hello! Nakakonsult kong bigla ako. Kasi dati tawag sa kanya OG, tapos nung time ni Lucky OG, tapos naging Mama OG. Ngayon kilala rin siya as OG, pero Mama OG, okay lang ba? Minsan kasi tinatawag akong Orgy. Orgy, oh, okay. You can call me Orgy, but we cannot do it kung dalawa lang tayo. Oo nga. Greet ka muna. Hi, Orgy! Hi, Orgy! Okay, so ano ba ito? Kinakabahan pa ba kayo dahil malapit nang ipalabas ang inyong pelikula? Pero mga kasabayan nyo, matitindi rin. Anong pakiramdam, Ate V? Kinakabahan, hindi pwedeng wala. In every movie naman na ipapalabas mo, meron kang kaba. Pero siguro extra kaba ngayon kasi Metro Manila Film Festival plus yung dating 8-10 movies ngayon ang magkocompeto entries, di ba? Hindi umaalis talagang kabahan ka. Pero ang maganda lang dito yung intention mo na sana ang intention naman namin dito ni Yet Boys maibalik lang yung sigla ng industriya. Pag nangyari yun, panalo na kami eh. Yun ang kinakampanya namin talaga. That's very true. Actually, nung lumabas na at nagustuhan na ni Madam V yung movie at nagustuhan na ng lahat kasi umpisa pa lang ako, I'm very positive na about, you know, the outcome of the whole movie. But when it was edited well in music and coloring and touch-up and all that. Wow! So, nung pinanood niya, solved na lahat ng problema ko. Naninibago ba kayo sa type of audience ngayong mga panahon na ito? Lalo na sa panahon ng Gen Z? Yes! That's why menervyos din ako. Kasi ang When I Met You in Tokyo, 16 years kami hindi nagpareha ni Yet Boy. Oh. So, itong after 16 years, ito uli yung susunod naming pelikula. At ang pelikulang ito ay love story. Pero sa edad namin. And for the first time, ito yung istorya na walang hysteria. Kasi di ba mga movies namin ni Yet, like... third party. Oo, may third party lagi. Oh. Di ba? Like relasyon. Di ba? Mistress. Like broken marriage. Away kami ng away. Pero this time, it's about life. It's about love. It's about love has no boundaries. At yung love story namin dito sa edad namin. Pero ito pwedeng makarelate yung tunay na pagmamahal sa tinatawag nating Gen Z. Kasi may kasama rin kami, di ba? Si Cassie and si Darren. Ang focus ng story ay doon sa magulang. Yeah. Sa inyo. Yes. Perfect example. Nung manood kami, may mga Gen Z. Siguro mga 10 sila or 12. Right after the movie, nung pinanood ko, I went to them. In-interview ko sila. Sinabi ko, nagustuhan nyo ba yung movie? Tapos sabi nila, opo, nag-enjoy kami. Sabi ko, naintindihan nyo ba yung love story? Ay, opo. At saka yung pinanood namin pong love story, yung pagmamahalan yung dalawa ni Joey at ni Ason, ganun naman din yung nararamdaman namin mga Gen Z. Yeah. Yun ang sagot nila. Oh, hindi cheesy yun, ha? Hindi, or baduy na. Yeah. Pag-iibigan ng dalawang... We made it a point, yes. Nung ginagawa namin yung material, yes. Yung script itself, hindi pa nababasa ng mga producers. We made it a point na yung relasyon ng dalawa, hindi magiging iki, yaki, papanoodin. I made it sure na hindi ganun yung approach namin. We made sure na yung love story nila will be life. Tulad nung nakausap niya mga Gen Z, and some of them said, para naming nakikita yung mga magulang, yes, namin.
namin. So, nakaka-relate sila. Nakikita nila yung parents nila, how they love each other or how they treat each other. And then maybe some will say, na, sana ganito yung parents namin. Sana ganito na rin kami pag edad namin. Yun yung feeling ba? Yun yung exact feeling na we wanted to convey. Hindi love story ng Iki. we made sure and he made sure as my associate director na hindi iyak o hindi ka gaganon. Oo, yun, diba? Ako mismo, very ako dun eh. Ay, papa, anong gagawin namin ni V? Oh, kailangan ganito yan. Yes. Sa'yo din, Ate V, very memorable sa'yo yung sinasampa kita. Oh, favorite mo rin ba yun? Hindi. OG, kasi, bakit? Hindi, syempre si Brother Bo, favorite ang sinasampa kita. Yes, oo. Kasi, very memorable din sa'yo, Ate V, kasi ang alam ko, ito yata nag-trigger itong pelikula lang ito eh, para matapos ang lahat. Dahil lang sa 3 days, 3 nights. Ano bang kwento doon, Ate? Ikaw naman yan. Totoo ba? Saksi ka ba na dito rin daw sa pelikulang ito, eh, talagang kahit off kam, eh, nagbubuhos ng luha si Ate. Ako siguro yun. Hindi, what happened was, hindi dito ako nagkaroon ng problema sa marriage, remember? Sa sinasamba? Oo nga. Hindi, kasi yung 3 days, 3 nights, shooting namin sa Baguio, straight shooting yun, eh Baguio yun, so walang communication. Kasi hindi pa naman huso cellphone noon eh, di ba? Yung paradyo-radyo pa lang, nung beeper pa lang yata. So, syempre 3 days, 3 nights without communication. And I was shooting, we were shooting actually. You were married then? To Edu. Yeah. Eh, pag uwi ko, wala na akong asawa. After Baguio, wala na. Siguro nasaktan si Eduardo. Hi! Ayun, siguro nasaktan siya kasi walang communication. And pag uwi ko, wala na siya. Wala na rin si Lucky. Parang nagtampo siya. So, nung time na yon, yung alam mo magtatagal ka dun for 3 days, hindi ka effort to communicate, like makatawag kay Edo na andito kami ha, na stranded kami. Kasi ganun ang ginagawa ko noon, everyday. Tatawag ka siyempre, like andito ko ha, shooting last two sequences, ganito yan. Eh that day, may bagyo nga, hindi na kami nakabalik sa hotel eh. Hindi na. Nag-check-in lang kami sa hotel. Straight na, no? Tapos pagpunta namin ni Nevada, dire-direcho 3 days, 3 nights shooting kami, bagyo nga. Kaya kahit na lumabas, tumawag, hindi ka makakatawag. Kaya walang komunikasyon. And yun yung mga panahon na tumatawag sa si Ed. Wala nga, hindi kami walang komunikasyon. So, baka hindi niya alam kung nasaan ako. Kaya pag uwi ko, hindi ko alam kung nasaan sila. Ganun talaga. Hindi si Lucky. Well, ganun talaga nangyari. But yeah, siguro. Ay, syempre, that time kasi, Mrs. Manzano ko that time. You know, and, naku, ba yan, buhay ko na to. Oh, my God. Sige, go ahead. Gusto ko rin makinig. Alam mo naman yun eh. The married life, syempre hindi ko naman alam, that was the time also, dumating lahat ang problema ko sa buhay, financially, na inabot lahat yun ni Eduardo. Hi Eduardo, thank you for everything. Yun, ganun. Inabot niya lahat yun. So, all the challenges sa buhay ko, financial, wala. Eh, yun ang isa sa naka-trigger in a way. But life has to go on. Pero I guess the most important thing is we're very close, we're very good friends, and the respect ay nandiyan pa rin because we have our precious Luis Manzano. Pero curious lang ako, Ate V, pagdating mo sa bahay at wala na yung mag-ama, anong initial reaction? Anong initial? Di nag-iiyak ako. Nag-iiyak ka? Yeah. Iyak. Iyak ng iyak. Oo. Tapos nag-shooting kami ni Yetbo sa restaurant. Alam ko, nanalo ako ng award noon eh. Basta may pinalalo na ng award. And then, pagdating ko sa restaurant, sila Tito Ed nagbigay sa akin ng bulaklak. Parang kung Catholic media mo. Yeah, congratulations sa Catholic mass media. Kino-congratulate ako. But pagdating ko, I was crying and crying. And then, eksena namin ni Yetbo. Parang nagpa-flirt ako sa kanya. Naalala mo ba yung scene na yun, Yet, sa restaurant? Oh, yeah. Yung nagpa-flirt ako sa'yo. Oh, right. Okay. Tapos, habang nagsishoot kami, nagpa-flirt ako kay Yet. Ganyan. Tumutulo yung luha ko. So, ikakat ni Direk. Tapos takbo ako sa banyo, iyak na naman ako. Sabi ni Direk, don't worry, pagka okay na at nandyan na, don't worry, ipapack up ko para makita mo pamilya mo. Those were the days na dumaan sa buhay ko, parte ng buhay ko yun. Sa pelikula namin ni Yetbo, sinasamba kita. Pero anong lesson yung na-impart nitong experience na to, yung encounter mo? Parte yun ng buhay, di ba? Wala namang may gustong mangyari yun. Meron lang mga gusto ka sigurong pinlano sa buhay as a marriage.
married life mo, pero hindi nangyari. So, parte ng buhay, you will learn, di ba? But still, sabi ko nga, dito sa movie na to love and life has to go on. Kasi dito rin sa movie namin, maidikit ko lang po ha, hindi sinasadya, there's such thing as second chances. And I guess I'm lucky enough to have a second chance. And lucky. Di ba? Di ba? We have lucky also. Yeah. Nung araw kasi, dinadaanan ko lahat yan. Kasi parte yan na ine-enjoy ko yung career ko. Alam mo, yung kailangan ko rin yung pera that time. Pero at this point in time ng buhay ko at maybe sa career namin ni Yetbo, it's more of gagawin ko na lang yung gusto ko. You get me? A movie na gusto ko or a movie that will inspire me to do. Hindi na para magpa-slave. Alam mo, unlike noon kasi kailangan kong gawin. Diba? To the point na sakripisyo yung pamilya ko. But this time, not anymore. So, I've passed that stage. Ngayon, nasa stage na ako na pag gusto ko, gagawin ko. Pag ayaw ko, maybe next time. Parang ganon. Si Brother Bo naman. Ang pamilya ko, kasi I have a son in New Zealand. I have a daughter and another son in New York. Tapos I have this guy from San Francisco. So, pag nag-uusap-usap, like this coming Christmas, yung pag meet namin, kailan? Wait, mga 4 o'clock in the morning? Okay, isaktong oras yun para everybody's awake, everybody's like before leaving for work, or everybody's going to sleep na. Sinasamantala mo yung pagkakataong lahat gising. No, lahat gising. But yung si Miguel, his name is Miguel, is thank God. God is good. Yeah, that was like one of the most terrifying moments in my life when that happened. It was like my mind was really talagang parang gusto pumutok. But, you know, I was holding on to God all the way. I was like, nagkaroon pa ng code blue noon, nung panahon na yun. Kasi it was rushed to the hospital. Tapos I was doing a teleserye with Coco then. So, ko, okay, Sir Deo, sir, I have to go. I have to visit my son. Oh, yeah, sure. So, malis ako. Pinayagan ako. And thank you sa Dreamscape. Tapos, hindi ko pa sinabi kay Sandy, umakyat pala yung mga anak kong babae. Umakyat sila, kumatok, ay. Si Kuya, si Miguel, something happened. So, tawag na ako. So, binalita na himatay. Nasa ICU. And then, unconscious. Because right away, very fast lang yun. Right away, it seems that it's the C. Yeah. Cancer. Testicular cancer. Wala na yun. Gone. Erased na eh. Erased na yun. So, hindi ko ba muna sinabi kay Sandy, kailangan pumunta tayo. May emergency lang sa US. The next day, nagpabook na kagad kami. Then, the day after, lipad na kagad. So, nung pumapasok kami sa hospital, kami ni Sandy, pagdating sa ICU, wala. Unconscious yung anak ko. Ang daming tubo. Ang daming nakaspasok. Gustong mahimatay ni Sandy. Talagang, he was just crying and crying and crying. So, like, I was in shock. Couldn't cry yet because I have to be strong. And para kay Sandy, same time, I don't want my son to hear me crying. I wanted to stay strong. Pero may mga instances na tumatabi ako and then I would, you know, ball out. But by the grace of God, nagpasa niya lahat yun. They had to take away almost the right side of his lung. Kasi naapektuhan because of this testicular. Pala, nagta-travel pala talaga siya. No? So, hindi naman inlish yung testicles. Pero umabot sa lung. So, yun napuno. So, they had to take it out. May natira, pero kinabit na lang dito sa... Ang gagaling nila doon. They saved lives. I was worried about the expenses. Yeah, I was really worried about the expenses. You know, how many days at the hospital? Months. The hospital. Dollars. $15. And, you know, you have to go fly back and forth. Kasi I was working. So back and forth. I was working. And then, walang trabaho yung anak ko because nasa hospital nga. So, who will take care of the needs? His family. So, we take care of you and we take care of that and this and that. The hospital, so definitely, this will be very expensive. And big operation talaga eh. Super. Took them like 14 hours. Shoot. To operate. Yeah. And that was like 14 hours sort of ordeal. You know, umaabot kasi nakikita ko nag-cold blue. Tatakbo niya mga doktor. Saan kayo nun? What's up the hospital? Hindi, wala kayong magawa nun. Oh, yun ang masakit. Wala ka nun. Oh, there was one time, I was like, nung nagko-cold blue, nandun ako sa kanto ng wall. I was like, doon ako, talagang bumibigay ako talaga. Bumibigay talaga ako. And the miracle of everything is God paid for the bill. Naubos po ba si Boy at Dilin? God paid for the bill. God paid for the bill.
took care of everything. Because in Georgia, may California, Obamacare. Lahat na, minus. Oh, yeah. And then, meron naman ako, kahit paano, God took care of the bills. That's the best medical care kasi in the US. How I wish we have that here. Yeah. To take care of our people. Oh, wow. I mean it. Saka ano pa siya, pwede ka mag-installment. Diba? Yeah. For the rest of your life, you can pay your, ano, your bills for the rest of it. But mine must like take care of God took care of it. Oh. Ngayon ikaw ay isa ng lola, meron ka ng apo. So, paano sa Pasko? Sa iyo? Yeah, of course. Lagi naman. Usually, ang nangyayari ganito, pagka pinaka-importante sa amin is 24th, yung Eve, nandun sila sa amin. Pero 25th, they go to Edu. And then, the rest of the week naman, and then the family bonding naman. Ganon. And I thank God also for the blessings kasi the family is close eh. I mean, with Edu, with Ralph, with our family, with the kids. So, thank God for the blessing din kasi yun, dahil hindi lahat ng pamilya ganon, di ba? Tapos sinasabi nila, no, kamukha ni Ate Kay, yung kanyang apo. Serious ka? Di ba? Oh, brother Bo. Na, oh, pag pinukumpare namin yung itsura, si Pilma doon. Oh, alam mo, dyan niyo ako mapapasaya. Biglang ganon eh, dyan niyo ako mapapasaya. Oh my God. Tapos lalo nung the eyes, no? Exactly. Nung the eyes. Si baby. Oh my God. Pero, ano, sa totoo lang, gusto ko. Parang anak mo? Siguro kung nagkaroon ako ng babae. Wala kasi akong babae, puro bara ko eh. Wala akong babae, pero siguro kung nagkaanak ko ng babae, baka kamukha ni Peanut. Pero you know what, hindi ako... God gave you Peanut then. Yeah, that's true. Thank you. Hindi ako selfish na grandma o momski. Kasi gusto ko rin ma-enjoy ni Jessie at ni Lucky yung anak nila. You could see kung paano ine-enjoy nung mag-asawang yun si Baby Peanut. And let them be. Kasi I know there'll come a time, lalo na pag naglalakad na yan, pwede na kami magsayaw, maglola, di ba? Enjoy. Pero sa ngayon, they're enjoying Peanut so much. And ayokong kunin yung time na yon sa kanila. Pero every weekend or every other Sunday, nasa bahay sila talaga. Family day. Pero palagay ko mag-aartista yon. Maarte? Maarting bata. Ay, ang ganda-ganda yun niya. Yun na lagi niya sinasabi. No? Basta. Gusto mo mag-aartista po mo? Oo. Ako lang. Pero nasa parents yun. Ako nakialam na. Oh. Pero, artista eh. Basta artista. Nakikita ko talaga. Maarting bata. Pero so beautiful, beautiful baby Peanut. Si Ate B, isa na po ang apo niya. Si brother po. Lima. Oh my gosh. Lima, yeah. Yes. Oh. Si Ian has two. Your inaanak has two. And then Miguel, the one we were talking about, that's one. So tama ho ba yung sinasabi ng mga matatanda na mas mahal ang tubo kaysa sa puhunan? Ganun. Ikaw, mas marami ka eh. Ako kasi pag kailangan ko, kukunin ko eh. Pag medyo pagod. Napapagod na ako, binabalik ko na lang. Parang ganun nga raw yun. Nabalik ko na lang. Unlike pag anak, parang wala kang choice. Parang... responsibilidad kita. Parang ganoon. Right, parang ganoon, right, di ba pag anak, no? Parang ganoon yata yung difference, I think. Pero hindi niyo alam, ha? Parang ini-emulate kayo ng mga kabataang artista. Because una, active pa rin kayo, lalo na si Brother Bo kasi araw-araw napapanood siya sa serye. Si Ate B naman, nakikita ka nung during your politics days. Yes. No? Ano ang sikreto? Bakit hindi niyo napapabayaan ang sarili, lalo na physically? I think it's part of our job to look well. Miski na hindi siya trabaho, you have to be healthy. Yes. You have to be physically fit. Kung ano man ibigay sa iyong eksena, kung ano man yung role na binigay sa iyo, kunyari, mag-aalis ka ng saplot. Ano, maayos yung katawan mo, di ba? Tama. Kung magda-action ka, kailangan man physically fit ka and you can do it, no? But that's what we enjoy. For me, it's not dangerous. It's like I'm enjoying it. Brother Bo, ikaw ba meron ka bang, ano, para nakikita mo na sumusunod sa iyo pa na young actor? Alam mo, G, ang tinatanong sa akin yan. Daming best na tinanong sa akin yan. Ikaw yung huling taong maririnig kong itanong yan sa akin. Akala ko iba itong show natin. Nai-insulto ho ba kayo kapag tinatanong? Hindi ako, hindi ko gusto yung ikunukumpare ako sa iba eh. Hindi ko type yun. That's not my cup of tea. I just enjoy my job. Wala akong pakialam sa iba. Hindi ako nagkukumpira. Kasi pag kumukumpira ako sa iba, lalo ako nakukonsyo sa ginagawa ko eh. That's true.
Pero gagaling sa'yo, nirerespeto kita. Sana hindi naman ganyan ang mga tanong sa akin. Kasi Paskong Pasko tayo, pagkukumpira mo ko sa ibang tao, sila, bahala sila sa buhay nila. Sorry po, brother, but tinatanong ko lang po kasi kung, syempre, hindi kasi, sikat po kay artista. Hindi, kasi ano na yan eh, gas-gas na yan eh. Oo, parang iniinsulto mo ako eh. Parang naiinsulto mo ako eh. Hindi tama eh mga patsutsada mong mga... Ang ganda na nung usapan natin eh. Pagdating dyan, sensitive ako. Hindi ako pwedeng kumpara kahit sino. Kasi meron ako sariling tatak. Ayaw mo sila. Hindi ko gusto. Ilang beses na tinanong sa akin yan. Na-offend mo ba kayo? Tinanong ko yun. Beses na naman, sinasabi ko na. No, kasi... Ngayon eh, medyo hindi yata tama yung... Ang ganda-ganda na ng usapan natin eh. No, kasi hindi... if I may yet. Debbie, okay lang. Yeah. Okay lang. Nag-ano kami. Sinasabi ko lang kayo, totoo. Na baka ma-insulto yung iba eh. Kasi yung iba kasi, ba't kukumpira mo sa akin? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi, wala naman ako sinasabing pangalan. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko ba nagagawa yung dapat kong gawin? Hey, sorry. Ha? Eh, kasi ganun po talaga. Pag mga veteran, meron... Anong veteran? Veteran. Kukumpira mo tapos mamaya, tatanungin mo, sino na naman ang kukumpira mo kay Vilma? Vilma lang yan. Vilma na yan. In short, wala nang pwedeng pumantay dyan. Ano ba? Tatanong sa akin yan. Sorry ho, kasi pagsikat... Paskong Pasko? Tatanong mo akong ganyan? Sorry ho. Si Ate B na lang po tatanong. Kung kaya mo sagutin, Ate Pia. Alin? Kasi... At the same question? No, kasi ganito yun. Ano ka ba? No, Mama Odge, no. Naintindihan ko si Yetbo kung saan siya nanggagaling. I mean... Ay, naku, hindi. Hindi mo maintindihan. Kasi yet we've been here for so long. You get me? Yung tinrabaho namin, si Yet, correct me, 50 years in the business. Tama ba, Yet? Ako, 60 years. Ibig ko sabihin, narating namin ito nang hindi namin ito binaliwala. Tinrabaho namin ito, Mama Odge, from day one. Inabot namin lahat ang pagsubok dito sa karir na ito. Kaya kung darating yung point na with these mga newbies, meron silang sarili nilang linya, pero para sabihin na i-compare sino susunod sa inyo, talaga, Mama Odge, I understand. Hindi madaling sabihin. Sorry, because, Ate Bea, kasi hindi. Yeah. Siyempre, hindi ko naman tatanong to kung tatanong ko kay Cyril Manabat o kay Catherine, sino yung sumusunod sa iyo? Kung hindi pa naman sila masyadong veterano. Kaya ako tinatanong sa inyo, kasi kayo ho yung veterano eh. So, meron ho ba kayo nasisilip na ito pwede itong... Parang may mali siya pa yung tanong mo eh. Hindi naman sa ganun. Parang ano? Ano? Hindi, kasi, di ba, ikaw, di ka ba tinanong ng ganun natin? Maraming beses na rin. Oo, sinasagot mo? Oo, kasi wala rin ako mabanggit ako na pangalan. Ako sawasawa na ako, totoo. Wala rin ako mabanggit na pangalan eh. Ako sawasawa na ako sa tanong. Sorry. Hindi rin ako nagbanggit ng pangalan every time sino susunod na Vilma. Wala rin ako mabanggit na pangalan. Ang lagi ko lang sinasagot, marami namang magagaling ngayon. You know, but ano? Sorry, brother po. Wala mo mo. Okay lang. Okay. Nag-apologize. Lang Merry Christmas! Merry Christmas! Umiliya ka na. Karang tissue ka. Naiyak ko sa katawa. Karang tissue ka na. Iyak ako sa katawa. Don't talk to me! Ayoko na! Ang mukha ba? Pinawisan ako. Ayoko na! Pagkala ni Oji, pinunong sa akin ganito, ay kumayakin to.
Ayoko na. Merry Christmas po. Ayoko na. Isip ka, buisip ka. Oh, si Gerard, magaling yan. Si Lapiolo, magaling yan. Serious na to, ha? Serious na to, ha? Alam mo, napatunayan ko rito na totoo yung sinabi ni Ate D, kinakampihan mo si ano, si Boyet. Kinakampihan ko nga si Ed Boyet! Tapos, awa-awa kita, Novi! Ano, Novi? Awa ni Mano, Novi! Dito natin napatunayan kung gaano kahusay na aktor si Christopher De Leon. Pinag-jabo namin ganina. Hey! Idea ni OG yun eh. Liga-liga prank natin. OG, anong gagawin natin? Liga-liga. Kuntungan kami na sa taas. Anyway. Yeah, that was fun. Ito na. Ako si Piolo. Magaling si Piolo. Sino nakikita mo? Si John. Magaling sila. Sa isang Christopher De Leon. Well, sure. Hindi, magagaling sila. Si John Lloyd. Magaling din. Hindi na ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pinumusan ako doon. Si Madam Wern niya, akala niya, totoo rin eh. Ay, this po. Oh, anyway, ate. Ako talaga walang sinasabi eh. Ah, talaga? Wala akong binabanggit. Binabanggit ko lang. Maraming magagaling. Pero hindi ako nagbabanggit ng pangalan kasi ayaw merong ma-offend. Hindi katulad mo. Nagigil ako sa'yo. Hindi pa rin makamove on si Ate D. Nasyak ako eh. Ano? Ang init. Yung totoo, yung sa loob-loob po. Ano yung reaction mo kanina nung nagagano si brother po? First time I saw him like that! In 40 plus years! Inabutan ko na lahat ang kalokohan ni Yet, but first time I saw him like that, parang insulting someone! Parang iniinsulto kanya, galit na galit siya sa'yo, eh simple-simple naman ang tanong mo. Ang iniisip ko lang, saan siya nang gagaling? Bakit siya ganun kagalit? Tapos, syempre, kakampihan ko siya. Kasi matagal na kami sa Novi. Tapos sinabi pa sa akin, Novi. Tumahimik na lang ako talaga. Tapos lulukuin mo ko. Sira ko niya. Isa ka ba? So, dapat ganyan din kasaya ang when I met you in Tokyo. Pero maraming ano, pranks. Ay, nako. Grabe ka. Anyway. Nanalo kayo doon. Nanalo niyo ako doon. Nakuha niyo ako doon. Panalo kayo doon. Ayan, syempre, ang when I met you in Tokyo, sa Pasko na natin. Hindi na to ano, prank. Ayaw na. Pati pelikula eh. Okay. Siya muna. Salita yung muna. Fun. That was fun. Bihira ako na pa-prank si Vilma. And thank you, Oji. Thank you. Hey, guys. Please watch When I Met You in Tokyo. December 25 na. Ilang araw na lang. Unahin nyo ng When I Met You in Tokyo. And then may mga ibang pelikula. Magagandang pelikula pwede nyo panoodin din. Madam? Hindi. Nakahinga ka na. Copy-paste. And then, thank you. That was, I think, pero hindi po. Ito po lahat yun. Pero nahuli po ako talaga. Talo ako dun. Pero dito, panalo tayo. Yes. Okay. Yes. Inibitahan po namin kayo when I met you in Tokyo. Movie po namin ni Mr. Christopher De Leon. Iba itong ibibigay namin sa inyo na pelikula. Lagi kong sinasabi, walang third party dito. Wala ho kayong makikitang hysteria dito. Wala. It's just plain, simple love, but beautiful love story. It's a feel-good movie. Ito lagi ko sinasabi kasi nung napanood ko yung pelikula,
ito yung naramdaman ko. You will be happy when you watch it. Makakaramdam po kayo ng kilig. And at the same time, you will feel emotional when you watch the movie. But ipaparealize sa inyo ng pelikulang ito na love and life has to move on. Yeah. Okay. At dito, so when I met you in Tokyo, hindi kayo ipaprank! Sincerong, sincerong ibibigay sa inyo yung pelikulang When I Met You in Tokyo, December 25. Right, right. Mama OG, lagot kayo sa akin. ikaw rin. When I Met You in Tokyo, December 25. Yeah. See you at the cinemas. Thank you, Mama OG. Sabi mo, mag-release ka. Oo. Ano sinabi mo, mag-release? Oo.